Katuwangang Pideya Car, tuloy-tuloy pa rin ang laban ng PNP Cordillera sa ilegal na droga. Katunayan, noon lamang weekend, nadiskubre nila ang 26 na plantation site sa Barangay Buscalan, Barangay Butbut at Barangay Lokong sa bayan ng Tinglayan, Kalinga. Aabot sa 310,000 na piraso ng tanim na marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad. Nagkakahalaga ang mga ito ng 62 milyon pesos. Kasabay nito, nagsagawa din ng operasyon ng mga tropa ng pulisya sa Barangay Badeo, Kibungan Benguet sa isang plantasyon ng marijuana. Aabot sa 16,000 na tanim ng marijuana at 3 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang sinira ng mga otoridad. Nagkakahalaga ang mga ito ng 360,000 pesos. Ayon sa PIDEA, mas pinapalawak pa ng mga cultivator ng marijuana ang mga tanim nito dahil sa malaking demand nito ngayong pandemya. Titignan po natin, ngayon po ay nangunguna ang drug use ng marijuana compared to shabu. The reason is that number one is the availability of these illegal drugs within the area. And mas strengthened, kung natatandaan nyo, for the previous years, 2017 to 2018, nagkaroon ng sunod-sunod na destruction of shabu laboratories, which made na bumaba po yung availability ng shabu. So yung mga drug users, they had that na nag-change sila into using marijuana. Kaya naman, todo kayod ang mga otoridad sa pagpuksa sa mga taniman. Todo suporta naman dito ang militar sa kampanya sa marijuana. They're always in constant coordination pag pumupunta sila sa in Kalinga para mag-marijuana eradication. And we are actually providing troops when requested. Meron mga minsan na hindi na sila naghihingi ng tropa sa amin because they might have expected na under full control nila yung mga areas. Dagdag pa rito ang air support na binibigay ng Air Force sa reconnaissance sa mga taniman ng marijuana sa mga kabundukan ng rehiyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.